Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Sa mga oras na ito, tunay nga ang pagtitiwala natin sa Diyos ay dapat nating ibigay sa Kanya ng buong buo. Kapalit nito, ay dapat mapagkatiwalaan din tayo ng ating Amang nasa langit. Muli tayo sama-samang manalangin, magnilay, lumapit na may kababaang loob sa ating Amang nasa langit. Upang sa ganon, ang binhi ng mabuting balita ay maitanim sa ating mga puso, may sa buhay at maibahagi sa iba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kapuri-puri ka, Amang Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong pangalan, ang iyong pag-ibig sa sanlibutan, hindi masusukat ng anumang kayamanan dito sa lupa. Sa mga oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob upang magpalinis, humingi ng kapatawaran sa aming mga kahinaan, mga kasalanang nagawa. Ang iyong abang lingkod ay lumalapit sa iyo at ang init lukod. Dalilisin ang aking puso, ang aking isip sa aking mga karunihan. Panginoon, tanging karunungan, discernment, kababaan ng loob upang ang mga bunga ng banal na Espiritu ay aking makamtan. Gabitin mo lang mga kundaluyan ng iyong mensahe sapagkat kahit na ako na nagsasalita ay nakikinig din sa iyong mapagmahal na mabuting balita. Sino po man ang makakarinig ng gospel nito, Lord, utid mo ang dinadala ng bawat isa, ang mga takot, ang pag-alinlangan, mga sakit pisikal. In Jesus name, kinakasot ko, Lord. At sa mga oras na ito, magpagaling ka online. Spiritual healing, O Lord, mula sa divine healer namin. Tuloy kang kumilos sa aming buhay, sa aming isip, na iyong mga salita ang maging kalakasan namin sa aming mga kahinaan. Ang bawat minuto pang darating, ikaw ang manguna. Ako na'y piging na iyong pinagkakaloob. Salamat, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat dahil sa aming mga kasalanan na paulit-ulit na pananakit namin sa iyo. Maraming salamat sapagkat ginagamit mga social media. Kung sa ganoon, mabinhian ang aming puso na iyong mapagpala at mapagaling na mensahe mula sa mabuting balita. Lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kay San Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah! Hallelujah! Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang
isang talinghaga tungkol sa pusong katiwala. Sinabi rin ni Jesus sa kaniyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kaniya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya tinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulat mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Naya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa sa niyang ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gano'ng utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayan ng ispo. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, mapukat gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya sa isa, ikaw, kaanong utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mong 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang makasalibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopoot na niya ang isa at ibigin ang kalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos. At ang gospel po nating pagninilayan ngayon ay dated November 10 and 11, ang Saturday and ang Friday and Saturday gospel. At ito po tungkol sa ang talinghaga tungkol sa katiwala, yung pusong katiwala. Na nagmula sa pagbasa natin kay San Lucas chapter 16 verses 1-13. Amen. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel. Ako nga po pala si Sister Angelica. At Facebook Live na ito nagsimula noong August 5, 2019. At ang layo nito ay ipalaganap pang mabuting balita through social media like Facebook Live. So, pakishare na lang po itong Friday and Saturday Gospel sa inyong timeline, group chat, o kanino man na gusto nyo i-share, sapagkat ito'y utos sa atin ng Diyos na ipalaganap ang muting balita. At napakadali nang gawin yan sa pamamagitan ng social media. Yeah, pindot-pindot lang, i-share mo na siya. So, alam nyo po, maganda itong talinghaga tungkol sa tusong katiwala. So, balikan po natin yung binasa natin gospel kanina. So, tuso. Ano bang dating ng word na tuso sa inyo? Positive ba to or negative? Usually, pag sinabi mo o ginamit mo ang salitang tuso, ay negative ang dating. Parang mandaraya, manluloko, nang iisa. Yan ang tuso.
Tapos na pumasok sa isip ko yung kasabihan ba yun, yung tusuman ng matching na iisahan din. Kahit gaano katalino ang matching daw, na iisahan din. So, ibig sabihin sa mundong ito, kahit ikaw ang pinakamatalinong tao, meron din makakaisa sa'yo. Kasi, may mga tao din na yung katalinuhan, ginagamit nila sa pagiging tuso, sigurista, ng iisa, ng lalamang. Amen. So, may ganun bang tao sa mundo? Marami, marami. So, tulad ng pagkakasabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, nagkwento siya ng isang talinghaga. Ang sabi niya, meron daw isang katiwala. Ayan, katiwala. Lagi natin naririnig yung katiwala. Ano ba yung katiwala? Yun yung parang servant na pinagkakatiwalaan. Or alagad, alipi na pinagkakatiwalaan. At alam naman natin na napakahalaga na kapag ikaw ay merong pinagkakatiwalaan, tao man yan, o ano man yan, andun talaga yung trust mo. Inaano mo sa kanya, yung tawag dito. Parang kanang kamay mo siya nung kung ano man yung alam mong gawin, ipinapasa mo sa kanya, and then kahit wala ka, natitiwala kang ginagawa niya yon. Usually, ganun yung nangyayari sa amo at saka sa alipin, pinagkakatiwalaan. So, may nagsumbong ngayon doon sa Panginoon. Sabi, yan pong katiwala niyo, niloloko lang kayo niyan. Nilulustay lang po yung mga pera niyo, ari-arian niyo, hindi ho yan madaya po yan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinatawag niya itong katiwala na ito. At tinanong niya, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Paki-report mo nga sa akin ang mga pangangasiwa mo, yung may mga utang sa akin, yung ari-arian ko. I-report mo. Ngayon, sa loob-loob ng katiwala, naku, patay tayo dito. Nanghihingi ng report. Kaso alam niya na daya siya. So, ipipresent niya ang report. May mga pandaraya niya. Kasi aalisin na siya Tatanggalan na siya ng trabaho. Hindi na siya ang mangangasiwa sa ari-arian at kayamanan ng kanyang Panginoon. So, naitanong niya sa sarili, naku, anong gagawin ko ngayon? Uy, sanay sa ganitong trabaho. Magaan lamang. Tagasingil, tagasalita, tagautos. Hindi ako sanay na magmamalimos, magbungkal ng lupa. Parang inilalarawan ng talinghaga na itong katiwala nito, hindi siya sanay sa hirap. Parang easy money, easy going. Sa ating mundo, maraming ganyang tao na ayaw maghirap, ayaw mahirapan, ayaw magtiyaga. Gusto talaga yung pera, mabilis lang na makuha. So, nag-isip na siya ng paraan. Kasi maaring sa tagal-tagal ng panahon ng pangangamuhan niya sa kanyang Panginoon, lagi niya itong dinadaya. Pero, dumating na yung time na mabubuko na siya. Sabi nga, walang dihim na hindi nabubunyag. Walang bahong hindi nangangamoy. So, dumating na yung time na yon, nag-isip siya. Kasi itong katiwala na ito, maparaan. Tuso nga Ibig sabihin, sigurista siya. Hindi siya basta papahuli ng buhay. Hindi siya basta yung masasabi natin na magpapa-discover ng kanyang mga masasamang ginagawa. Kaya nag-isip siya at ito ang naisip niyang paraan. Tinawag niya yung mga may utang sa kanyang Panginoon. No? Inisa-isa niya. No? Sabi niya siya, diba yung mga may utang sa Panginoon ko, si tinawag niya yan. Tinanong niya yung isa, sabi, ikaw, magkano ba utang mo sa aking amo? Sabi nung isa, 100 tapayang langis po. So, nag-present siya ng kasulatan, napipirmahan nung ng utang, at sinabi, ganun ba? So, 100 na langis, tapayan. So, gawin mong 50. Gawin mong 50 na lang yan. Ibig sa 100 tapayang langis ang babayaran mo, gawin mo ng 50. O, then, pirma. Then, dumating na naman yung isa. O, ikaw, magkano ang utang mo? Tapos, sabi eh, 80.
Okay, sumagot ito, sandaan, ayun. Ito pa yung pangalawa. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Okay. So, 100 trigo, sabi niya, oh, ito ang kasulatan, tanggalin mo yan, tanggalin natin yung 100 na yan, gawin mong 80 na lang. At yes, yan ang pagbabayaran mo. Amen. So, anong napansin natin sa bandang huli ng pagdilingkod nung tusong katiwala? Hindi siya naging tuso sa huling pagkakataon nung malaman na niya na aalisin na siya sa trabaho. Imbis na maging tuso siya, alam mo yung tipong mawawala ka ng trabaho, dapat nga ang gagawin mo, mas manloko siya eh. Parang sa ganun meron siya mas savings. Maaring naman ipatawag yung mga may utang, maaring yung doblehin. O 100 ang utang mo, gawin natin 200, 300. Maaring ganun dapat ang gawin niya kasi mawala siya trabaho eh. Kailangan marami siyang ipon. Pero baliktad. Sa huling pagkakataon, hindi siya naging ganun. Bagkus, inisip niya na, ganito ang strategy ko. Tatanungin ko sila, magkano utang nila, kung 100, gagawin kong kalahati, 50 na lang yung babayaran, papipirmahin ko sila. Ganon. So, ano ang kanyang purpose? Ang purpose niya is, sa ikaw, halimbawa, may utang ka sa akin 100, o sige, bayaran mo naman 50. Anong lalabas? Magkakaroon ka ng utang na loob ngayon. So, magkakaroon ngayon ng utang na loob yung mga nangutang doon sa amo niya sa kanya. Kasi diniscount niya eh. Diniscount niya eh. So, sabi niya, mawalan man ako ng trabaho, lahat ng may utang sa aking Panginoon, diniscount ko, meron akong malalapitan. Kahit wala na siyang trabaho, pwede niyang lapitan si utang number one. Oh, baka naman pwede ako dyan muna, tumira. O si utang, nangutang number two. O baka namang may trabaho kang maibibigay sa akin. So, ang feeling ngayon ng mga nangutang na tutulungan nila ngayon to. Eh kung 10 o 100 yung nangutang na diniscount niya, so meron siyang pag-asa sa loob ng 100 nangutang na makahingi ng tulong kasi may utang na loob nga. Yung ginawa niyang pag-discount doon sa mga utang na dapat bayaran. Diba? Parang sa buhay natin, alam mo yun yung kailangan mo ng pera, mangungutang ka, pero babayaran mo naman ha. Pag nabayaran mo na yung utang mo, whether you like it or not, pero ka na rin kahit papaano utang na loob. Kasi pinautang ka sa pagkakataong kailangan mo eh. Amen? Pero syempre, iba pa rin yung nangutang ka, tapos hindi na pinabayaran sa'yo, ay, mas lalong malaki ang utang na loob mo doon. Kasi pinautang ka, pero hindi naman pinabayaran. Parang lumalabas is tulong na lang. Or, maaring may nagpautang sa'yo na halimbawa 1,000, pero dahil nakita nga na wala kang kakayanan, sabi, sige, okay na, kahit 500 na lang ang bayan mo, kahit nga 5 gifts mo na yun eh. So, nabibuild yung salitang utang na loob. At ang utang na loob ay hindi na babayaran. Tandaan natin, ang utang na loob ay hindi na babayaran. Kapag ikaw ay nangutang, hindi yung pera ang inutang mo, kundi yung tiwala ng nagpautang sa'yo. Kaya kapag tayo ay nangutang, siguraduhin natin na tayo ay magbabayad. Kasi yung inutang natin, maaaring kailangan din yun ng tao na inutangan mo. Kaya lang, naawa siya at ibinahiram muna niya sa'yo. Amen. Kasi sa panahon na ito, makikilala mo din ang tunay na ugali ng isang tao sa pamamagitan din ng pera. Ang tunay na kaibigan sa pera. Lumalabas ang tunay na ugali ng tao kapag pera na ang usapan. Kaya kinakailangan lamang na i-build yung trust na huwag sirain. Kasi ang hirap magbalik ng tiwala eh. Once na ibinigay sa'yo ito ng kapwa mo at sinira mo, ang hirap niyang ibalik. Priceless, hindi mo mababayaran. Unlike nung may nag-build ka ng trust nun sa tao, kahit anong sabihin mo, paniniwalaan niya. Kasi yung salita mo, ano niya yan eh. Kumbaga, panghahawakan niya. Okay? So, ang nangyari ngayon,
Ito nga, Panginoon, nalaman yung ginawa niya. At anong sabi dun sa gospel, pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Okay? Galing, no? Tayong mga tao, sabi nga dito sa mabuting balita, sapagkat ang mga makasalimutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Totoo po yan. Pansinin niyo ha, pagka tungkol sa Diyos, hindi tayo makagawa ng paraan. Pero pag tungkol sa makamundo, o tungkol sa mga bagay, o pangyayari, o tao sa mundo, nakakagawa tayo ng paraan para makalusot, para makasolve ng problema. Halimbawa, meron yun ya, halimbawa nga, may problema ka sa buhay mo. May sakit yung anak mo. Wala kang pera eh, wala kang ipon eh. Ano ngayon ang gagawin mo? Kakainin mo yung pride mo, lalapit ka sa mga taong pwedeng mong mahiraman ng pera. Yun ang sinasabing, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ano man ang hinaharap natin sa sitwasyon o problema sa ating buhay ngayon, tayo mga tao sa mundo, kaya nating gawan ng paraan yan. Meron nga ang iba, nagnanakaw pa eh. Sabi nga, kumakapit sa patalim. Para lang magawa ng paraan yung mga bagay na makakapagbigay sa kanila ng solusyon. Minsan mga simpleng bagay lang tayong mga tao, nagagawa tayo natin ng paraan eh. Minsan sira na yung ganito mo, yung salimbawa, sira yung ventilador mo. Ipapagawa mo ba uli? Agad? Hindi. Gagawa ko muna ng paraan. Diba meron tayong mga option bago natin bitawan o bago natin isuko ang isang bagay. Halimbawa, hindi ka pumasa sa board bilang abogado. Gagawa tayo ng paraan. Meron pong iba gumagawa ng masama. May mandaraya sa exam, may manunukol. Basta meron talaga tayo, magaling talaga tayo mga taong gumawa talaga ng paraan. Na kung minsan sa paraang mabuti at minsan naman sa paraang masama. Amen. At tayo nakaranas sa ganyan na naantamunta tayo sa sitwasyon na kailangan kong gumawa ng paraan. At ang gagamitin natin ano, yung isipan natin, yung gusto natin. Hindi tayo magdedepende sa paraan ng Diyos, kundi yung sa paraan natin. Amen? Sa paraan natin. Halimbawa eh, may pinatay sa mahal mo sa buhay. Anong paraan mo? Ay, ngipin sa ngipin. Gaganti ako. Pero bakit pagdating sa Diyos, hindi tayo makagawa ng paraan? Yung bang tipong sinabi ng salita ng Panginoon na magbasa ka ng Bible every day, magsimba ka, galang mo yung ama't ina, huwag ka mangangalunya, huwag ka magninakaw, ibigay mo ang Diyos na higit sa lahat. Bakit hindi natin magawa ng paraan para masunod natin yun? Bagkus ang paraan ginagawa natin, ano, puro katwiran, puro excuses. Sabi nga eh, kung gusto may paraan, kung ayaw may maraming dahilan. Bakit pagdating sa Diyos, wala tayong time. Hindi natin magawang mabigyan ng paraan. Sinasabi natin ay sobrang busy ako. Yung 24 hours kulang pa yan, sobra. Para bang isinasantabi natin yung para sa Panginoon? At tas binibigyan natin ng paraan yung para sa mundo. Bakit pagtungkol sa Diyos ang usapan, hindi tayo interesadong makinig? Mas gusto pa natin yung mga usapang walang kabuluhan. Mas gusto pa natin yung inumang hanggang lasingan. Kapag dapat tayong tumulong sa kapwa, hindi tayo makagawa ng paraan. Lagi natin sinasabing, wala akong pera, wala akong ganito, hindi makakatulong. Bakit hindi tayo makagawa ng paraang mahalin ang Diyos? Mahirap ang mahalin ng Diyos. Ano ba ang mga paraan na dapat natin gawin? Mahirap bang magpatawad? Mahirap bang magbigay ng tulong, umunawa? Pag sa Panginoon, hirap na hirap tayong mga tao. Bakit? Kasi mas nangingibabaw sa atin yung tawag ng laman kesa sa tawag ng Espiritu Santo. Kaya para sa atin, since hindi naman natin nakikita ang Diyos, bakit pa ako gagawa ng paraan? Bakit pa ako mananalangin kung pwede namang gumawa na ako ng harsh na
desisyon. Amen. Kaya alam na alam ng Diyos, itong mga tao na to, daming reason. Pagtungkol na sa akin, kapag inuutusan ko ng i-share ang gospel sa timeline nila, kapag sinasabi ng salita ng Diyos na magbasa ka ng Bible, ibahagi mo, isabuhay mo, magbalik loob ka, hirap na hirap, ayaw talagang gawin. Misan tuso pa itong mga tao to eh. Kala nila maluloko nila ako, sabi ng Diyos. Amen. Pero, pag sa mundo, iba tayo, iba yung strategy. Marami tayong katwiran. Ay, sige, ito ang paraan ko. Ito ang gusto ko. Ito yung gusto ko. Yun ang sinasabi natin mga mga tao. Maparaan tayo. Lalo na tayo mga Pilipino, madiskarte talaga tayo. Madiskarte tayo mga Pilipino, lalo na pag napunta tayo sa ibang bansa. Nagiging, lumalabas yung pagiging Pilipino natin. Masipag, matulungin, naka-Diyos, madisiplina, ay ibang bansa eh. Saudi ka ba naman, maputulang ka ng ulo pag hindi ka sumunod eh. Na Singapore lang, madura ka eh, meron ng parusa. Pero pag dito sa Pilipinas, hindi tayo makagawa na parang sumunod sa utos ng Panginoon, sa utos ng gobyerno. Speaking of gobyerno, di ba? Maraming buwaya sa gobyerno. Maraming paraan. Ang mga politiko, hindi nila lahat, pero ang ilan, magawa ng paraan para makakickback, red tape. Gumagawa ng mga paraan para madagdagan yung kanilang income kahit sa masamang paraan. Ibig ko sabihin is, maparaan tayo. Ibig sabihin, kung gustuhin pala talaga natin, pwede naman tayo maging maparaan para lumapit sa Diyos, magkaroon ng relasyon sa Diyos. Pero ayaw. Yun ang problema. Sabi nga, may paraan naman eh. Wala namang problema na walang solusyon eh. Kaya lang, tao na mismo ang tumatalikod, lumalayo sa paraan para magkaroon ng relasyon sa Panginoon, makapaglingkod sa Diyos. Sabi nga, nagpatuloy ang Panginoong Hesus sa pagsasalita. Sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang pagkikipagkaibigan ang kayamanan sa salibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Amen. So, kayamanan, mayaman. Okay, sige, ating literal, no? Mayaman na tao. Bawa mayaman kang tao, no? Paano ba ginagamit yung kayamanan mo? Ginagamit mo ba ito para sa pansarili mong kasikatan? Mabili lahat ng gusto mo? Ginagamit mo ba yung kayamanan mo para mang-api ng kapwa, mang-isa? Pero sabi nga ng Panginoong Hesus, kung mayaman ka, eh gamitin mo yan sa pagkikipagkaibigan. Amen? Tumulong ka sa kapwa mo. May pera ka, kung nangangailangan siya, tulungan mo. Kahit na hindi pa siya lumalapit sa'yo, nakita mo nangangailangan siya, magkusa ka, ang tawag dyan, karunungan. Yung humahanap ka na ng paggawa ng mabuti sa bawat araw. Kasi yung pera naman na meron tayo, pero kakatiwala lang sa atin ng Diyos yun eh. Kahit yung pinakamilyonaryo na tao sa mundo, eh hindi naman kanya yung kayamanan yun eh. Dapat, the more na marami kang pera, itong pera na to, tama lang sa akin yung nakakaraos ako. Amen? Hindi akin to, i-share ko to sa iba. Maraming taong nangangailangan. At masasabi natin na magiging kaibigan mo ang mga taong tutulungan mo. Mamatay ka man, maubos man lahat ng kayamanan mo, ng pera mo, meron ka totoong kayamanan. At yun yung sa langit. Amen? Ibang tipong sa burol mo, lalapit ang mga tao, at sasabihin na napakabuti ng taong yun. Amen? O baka naman, pagtingin sa'yo sa ataol, o baka hindi ka pang matignan eh, dahil sa napakaramot mo, napakaganid mo. Ay, ano ngayon, pinagmamalaki mo, patay ka na. Hindi mo madala sa langit yung kayamanan mo.
nakakalungkot mang isipin, pero totoo, may mga taong may pera, minsan nga nanggaling lang sila sa hirap eh. O kung minsan nga, napamanahan lang sila ng kanilang magulang eh. Dati nga, walang-wala sila, nagkaroon ng pera. Nung nagkaroon ng pera, naging mapagmataas, mapangapi ng kapwa. May mga tao pa na hindi nila na-realize na yung pera meron sila sa bangko o ano man yan, hindi talaga sa kanila. Talaga sa atin. Yung bang mga tipong na tao na ang dami ko ng ipon sa bangko, ang dami ko ng negosyo, ang dami na, sobra-sobra na, naku, ang dami ko ng pera, sigurado na hindi na ako magugutom, no? Parang yung mayamang hangal. Tapos anong sabi ni Lord? Ay, kunin kita ngayong araw na ito. Sige, saan mo dadaling kayo malam? Ibang tipo ng tao na may pera lang, ang api ng kapwa. May pera lang, talagang ang taas ng tingin sa sarili. May pera lang, ang tingin niya sa tao, mas mataas sa tao dahil sa pera. Pinahiram sa atin, pinagkatiwala ng Diyos sa mga ari-arian dito sa mundo, pamilya natin. Pero inaangkin natin, ginaganid. Walang sigurong sasarap na pakiramdam yung may pera ka pero nakakatulong ka. Hindi siya mabayaran ng pera. Amen. Hindi man magantihan ng tao, alam natin na ang Diyos ang gaganti sa mga kabutihang ginagawa natin ng lihim. Ang tanging ang Diyos lamang nakakaalam. Hindi yung mayaman ka, tutulong ka, ipapaskil mo yung pangalan mo, ay natanggap mo na ang yung ganding pala. At yun ay yung papuri ng tao. Amen. So, gamitin ang kayamanan sa pakikipagkaibigan sa tao, sa mga pangyayari, sa, kumbaga, huwag mong gamitin sa kasamaan. Amen. Kasi nauubos yung pera. At ang totoong kayamanan ay ang Diyos. Pagsama-samahin man ang mga kayamanan sa mundo, wala yun sa kayamanan ng Diyos. Sapagkat ang kayamanan sa Diyos o nagmumula sa Diyos sa mukha ng mga bunga ng banal na espiritu, the joy, the love, the peace, the self-control, the kindness, yun ang true riches. Tunay na kayamanan. Hindi mo mabibili ang peace of mind. Hindi mo mabibili ang self-control. Hindi mo mabibili ang pag-ibig. Mabili mo man yan ng pera, di yan totoo. Amen. Kahit naubos na yung pera mo dito sa mundo, pero mabuti kang tao, sa Diyos ka pupunta. Eh kung marami kang pera, kapalit naman ng kaluluwa mo, anong use? Eh, temporary lang naman tayo dito sa mundo. Nangungupahan lang tayo. Is how, kung paano mo tingnan yung pera? Hindi naman masama ang pera. Kailangan ng taong pera para umikot ang mundo. Pero hindi dapat yun ang number one. At hindi lang naman pera ang pinaano ni Lord dito eh. Hindi lang yung kayamanan. Yung kayamanan sa paggawa ng mabuti. Ano ba? Kayamanan sa mayamang ka sa bisyo? Mayamang ka sa galit? Maraming klase. Ng kayamanan na meron ng tao. Na dapat na ginagamit natin to glorify God. Hindi para magkaroon tayo ng hiwalay na kaugnayan sa Panginoon. Amen. Tsaka yung buhay na walang hanggan. Pag nandun na tayo, yun na yung kayamanan. Kasi yung kayamanan dun, wala dito sa mundo pag hindi natin sineryoso ang Diyos. Sabi nga, saan ba nagsisimula ang kaharian ng Diyos? Sa ating mga puso. O, pag si Kristo ay sa puso natin, mayaman na tayo. Kaya sasabi mo na, mayaman si ganito, mayaman si ganyan. Eh, ano kung mayaman siya? Ang mahalaga, mayaman tayo sa Panginoon. Yun ang tunay na kayamanan. Na ayaw ng iba, wala silang paraan para makuha yung kayamanan na yan, to save good deeds sa mag-deposit ng magagandang gawa sa langit. Kasi nga, nabubuhay sila, o nabubuhay ang iba, o nabubuhay ang tayo, ng mga bagay na yung faith natin sa mga nakikita lang natin. Sa mga nakikita lang natin. Eh, ang Diyos natin nakikita eh. Pero siya ang totoong kayamanan. Parang sinabi doon sa kwento na may isang tao na nakabili ng lupain o bukirin. Nakita niya yung kayamanan doon.
Hindi na niya pinakawala, talagang binili na niya. Parang tayo gano'n, pag once na natagpuan na natin ang Panginoon, huwag na natin bitawan, huwag na natin, siya yung kayamanan eh. Whether you like it or not, yun ang totoong kayamanan, hindi yung thousand millions of your savings sa banko. Amen. So, sabi dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Okay? Ano ibig sabihin nun? Kung sa maliit pa lang na bagay, katiwa-tiwala ka na, eh mas lalo na sa malaki. Kung sa maliit na halaga na 20 pesos, sinanakaw mo eh, sa nanay mo, kinukupit mo eh. Eh di pag nakakita ka ng 100, 500, 1,000, eh di mas lalo mong nanakawin. Amen? Kung napagkakatiwalaan ka ng employer mo na kahit wala siya, ginagawa mo yung trabaho mo, tapos hindi mo lang ginagawa, dinadagdagan mo pa, masipag ka pa, bukod doon sa trabaho mo. Eh, ano ka niyan? Ipopromote ka niyan. Kasi, pinagbubuti mo eh. Nakita natin na yung maliit na bagay na yan, dyan tayo magsisimula. Wala namang yumaman sa mundo na hindi nagsimula sa maliit. Maliban na lang kung tagapagmana ka. Pero kamukha ng mga sikat na fast food chain, lahat yung nagsimula sa maliit. Minanage nila ng maayos hanggang sulumaki. Yung pag tipong habang umaasenso ka, yung paa mo nasa ground floor pa rin. Nakatapok pa rin sa lupa. Hindi yung tipong yumamang ka lang feeling mo, isa kang langaw na natungtong sa likod ng kalabaw na mas kataas ka pa sa kalabaw. Sa pagsunod natin sa Panginoon, talagang kailangan natin magsimula sa maliit. Sabi nga, kahit na singliit lang ng Mustafa yung faith eh. Kamukha ngayon. Hindi mo matigilan ng pagbibisyo ng sigarilyo. Malita bagay lang yan, ha? Tawag lang yan ng katawang lupa. Eh, paano mo pa maiiwasan o mapagkakatiwalaan ka ng Diyos na magpatawad sa kapwa mo? Eh, yung mga bagay na tawag ng laman natin. Mga alak, babae, sugal. Hindi natin magawa. Eh, hindi tayo mas mapagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Kailangan praktisado ka muna sa maliit na bagay bago ibigay sa'yo yung malaki. Mahirap kang bigyan agad ng Diyos ng malaking responsibilidad, pag-ibig sa Panginoon, maliit ka palang marunong. Amen. At ang mandaraya sa malaking bagay ay mandaraya din sa maliit na bagay. Amen. Kung sa maliit palang bagay talaga, nandadaya ka na, eh mas lalong gusto mo mandaya sa malaking bagay. Dahil mas malaki yung makukuha mo. Amen. At lahat naman ng pandaraya natin, hindi nalilihim sa Diyos. Hindi yan nalilihim. Alam ni Lord yan. Maaring maganda yung pakita mo sa ibang tao, pero alam niya na itong taong to, mandaraya. At bakit ba natin dinadaya ang Diyos? Hindi naman tayo dinadaya ng Diyos, ha? Araw-araw, pareho tayo nakakalinghap ng hangin, ng sikat ng araw, ng pagkakataong nagigising sa panibagong araw para magbalik loob sa Diyos. Bakit ba natin dinadaya ang Diyos? Dahil gusto natin na makamta natin yung bagay na ito, yung tao na ito, yung pangyayari na ito. Napapatay basta lang magkapera, mga heart killer. Amen. At sinabi pa dito sa talinghaga, at kung hindi kayo mapagkakatiwala sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Ayun nga eh, yung trust, napakahalaga. Yung bang mapagkatiwalaan ka ng ibang tao, mahalaga yun. Lalo na ang tiwala ng Diyos. Napakahalaga. Kapag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, pagbutihan natin. Ano ba pinagkakatiwala ng Diyos? Time, talent, treasure, yung pamilya natin, pinagkakatiwala ng Diyos. Yung buhay natin, pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Paano natin to minamanage? Na ibabalik ba natin sa Kanya? Nag-glorify ba siya? At nagpatuloy ang Panginoon. Walang makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay.
ang Diyos at kayamanan. Ah, maganda tong bandang huli. May ano siya. May, kumbaga, may impact. Sabihin natin uli, no? Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Amen. Kung Diyos, Diyos. Kung kayamanan, kayamanan. Hindi pwedeng gumagawa ka ng mabuti, pero at the same time, gumagawa ka ng masama. Ano yung sabay? Minsan okay ka, good ka, mamaya bad ka. Kailangan pinipili natin yung Diyos lagi. Pag pipiliin ka, masama o mabuti, laging mabuti. Kung papipiliin ka, tumulong sa kapwa o mangapi ng kapwa, tumulong sa kapwa. Kung papipiliin ka kung kayamanan, ay magpapatawad o paghihigante, magpapatawad. Dapat naman talagang laging unang pinipili ang Diyos eh. Lalo na sa panahon ng pagsubok na kailangan mong magdesisyon. Papatay ba ako, gaganti ba ako, o magpapatawad ako? Unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay kasi love God above all. Kapag inuna natin mahalin ang Diyos, to seek first the kingdom of God, yung mga kayamanan na yan, to follow na lang yan. Resulta na lang yan ng pagpili mo sa Diyos ng una. Resulta na lang yan ng pag-ibig mo sa Panginoon na lagi mong pinipili ang Diyos kahit alam mong masakit yun para sa'yo kasi hindi masusunod yung layo ng katawan mo. Lagi mong pinipili ang Diyos dahil mahal mo siya. Yung bang laging po siyang pinipili kasi yung will niya ang gusto mong sundin. Hindi yung human will, hindi yung ginagamit natin yung free will natin. Para lagi mas piliin yung ayaw naman ng Diyos para sa atin. Dahil una sa lahat, ang Diyos ang may-ari ng lahat. Nasa Kanya lahat ng kayamanan. Ang langit, nasa Kanya. E compare mo sa milyones, bilyones dito sa mundo, walang sinabi. Mahirap pa tayo sa daga. Dukha tayo sa paningin ng Panginoon. Na ang yaman-yaman, pero ang sama-sama ng ugali mo. Nang-aapi ka ng kapwa mo. Nambubulya ako ng kapwa mo. Amen. Kaya lagi natin piliin ang Diyos. Kasi we cannot serve two masters at the same time. Kasi yung isa, mamahalin natin, yung isang kakamulian natin. Pero, lagi tayo binibigyan ng Diyos ng paraan. Para lagi siyang mauna sa listahan natin. Kaya lang, wala eh. Pag nakita na natin yung sigarilyo, wala nang Diyos. Yun na ang pinili. Nakakita ng junk food, wala na yung Diyos. Nakakita ng nagsugal, wala na yung Diyos. E pag nabang nafe-feel na natin na yung mga gusto natin sa buhay, wala na yung Diyos. No? Diyan ka na, second ka na, option. O, masama pa yun, wala na. Wala na talaga. Amen. Ito pong dalikhaga ng tusong katiwala. Parang ano to eh. Yung si Sakeo, yung maliit na pandak na mambubuwis, tax collector. Nung nabalitaan niya ang Panginoong Yesus, ay talagang papagaling, papatawa, ganyan. Ginawa niya lahat ng paraan para makalapit, ma-invite si Jesus sa bahay niya. Sa dami ng tao, umakyat siya sa puno. Para makita lang siya. Nasisigaw siya. Nagpapapansin siya. At nung madala niya siya sa bahay niya, ang Panginoong Jesus, ano sabi niya? Sino naman ang mga naloko ko, nadaya ko, ibabalik ko ng doble-doble, triple-triple. Sandaang ibayo. Amen. Yung mga tipong pagka napili mo na ang Panginoon ng Diyos sa buhay mo, lahat kayo nang give up. Yun naman sinasabi ng Panginoon Jesus eh. Kung gusto mong maging alagad ko, magpasang ka ng sarili mong krus, kalimutan mo yung sarili, ang yung nanay, tatay, pamilya. Ang lahat-lahat. Pag dumating ka na sa time na gini-give up mo na lahat, wag lang mawala ang Diyos, yun ang totoong kayamanan. Yun ang totoong katiwala. A good and a faithful servant.
Yan ang hinahanap sa atin ng Diyos. Hindi yung gagawa tayo ng kasamaan para magbenepisyo tayo. Gagawa tayo ng mabuti para magbenepisyo ang Diyos. Hindi tayo. Tayo ay nabuhay sa mundo para maglingkod sa Panginoon. Hindi para tayo yung paglingkuran. Ginanap na yan ng Panginoong Jesus. Pinaglingkuran na tayo eh. Hanggang ngayon pa ba naman? Ganun pa rin. Tayo pa rin yung talagang baby na pinaglilingkuran pa rin. Ito na yung pagkakataon. Gumanti naman tayo ng pagmamahal sa ating Diyos. Huwag tayo maging tuso. Kung maging sigurista man tayo, you have to glorify God. Lahat na pagiging sigurista, ginagawa natin eh. Life plan, educational plan, what about our plan to God? Kasi yun ang buhay na walang gan, na walang hanggan, yun ang gusto ng Panginoong ibigay sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Amen. Ano mang kayamanan ang merong katalino, use it to glorify God. Ang ating kalusugan, health is wealth. Kamusta na ang ating kalusugan ngayon? High blood ka na ba? Diabetic? Cancerous? Cancer? May kayamanan yan. Pero nagiging tuso tayo mga tao. Ay, saka na ako hinto sa pagkain ng mga tataba, ng matatamis, ng maaalat, pag may sakit na. Kala ng tao, tuso, no? Kala natin, naisahan natin ng Diyos, no? Tsaka na lang titikil. Tsaka na magbabalik ng loob, luloob sa Diyos kapag may sakit na. Anong klase pagkatuso yun? Tayo din ang sa yung resulta, tayo din ang nahihirapan, nagsasuffer. Amen? Ano pang kayamanan natin bukod sa ating kalusugan? Na kailangan talaga nating alagaan, ha? Huwag nating dayain. Ating family. Ating pamilya, kayamanan natin yan. Na minsan, nagiging tuso tayo. Lahat, binibigay natin sa ating mga anak. Good education, pagkain, magandang bahay, lahat. Sino ba namang magulang ayaw magbigay the best sa anak? Tuso tayo. Pero nakalimutan natin na ang totoong pagpapalaki sa anak ay palakihin sa aral ng Diyos. Ano pa ang kayamanan natin na pinagkakatiwalaan? Yung ating kaluluwa. Amen. Maging tuso tayo, huwag tayo paloko sa demonyong talunan na. Kung magiging tuso na tayo, tuso tayo sa to glorify God. Maging matalino tayo, maging magkaroon, actually, hindi naman yung word na matalino, magkaroon ng karunungan, ng wisdom. Para yung kaluluwa natin, sa Diyos mapunta. Alam naman natin, ang demonyo, tuso yan, dinaraya tayo lagi. Dahil lang gusto niya, mapunta tayo sa impyerno. Kaya akala natin, yung mga ginagawa natin, nakakabuti sa buhay natin. Hindi naman. Niloloko lang tayo ng demonyo. Ang gusto lang niya yung ipakita, kunyari, na maganda yung sitwasyon, yung decision mo, pero tuso. Alam mo yung tipong, kunyari, kaibigan ka, pero at your back, hindi. Tinatridor ka, sinasaksa ka patalikod. Ganun ang demonyo. Kaya dapat, maging matalino tayong katiwala ng Panginoon. Upang sa ganon, lagi nating napaglilingkuran siya, hindi sabay sa kayamanan. Amen? Hindi naman literal eh, na galit ng Diyos sa mayayaman. Bakit ganon no? Lagi na lang binabanggit yung tungkol sa mayaman. Hindi. Ang sinasabi lang, the more na mas maraming pera ang tao, the more na nagiging sigurista, selfish, kasi pera, kasi bagay eh. Amen. Tsaka hindi lang naman pera, mayaman ka sa, yun nga, sabi ko, sa galit, sa manong loob, sa inggit, yun din yun, kayamanan din yun. Kaya nawa, mapag-isipan natin sa ating buhay na, paano ko ba tinutuso ang Diyos? Paano ko pa siya dinaraya? Amen. Mapagnilayan natin sa mabuting balita ngayon na ang Diyos, kahit kailan din natin maluloko. Maluloko natin ang ating kapwa, ang ating sarili, pero never ever ang Diyos.
Kaya imbis na lokohin natin ang Panginoon, maging good servant po tayo. Amen? So, yan po, mapagnilayan po natin yan sa ating buhay. Upang makapaglingkod tayo sa Diyos ng tapat. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagkakataon na ibinibigay mo upang sa ganun mapaalalahanan kami na maraming katusuan ang ginagawa namin laban sa iyo. Loob mo kaming maging faithful servant, Lord. Mapagkatiwalaan mo kami sa maliit na bagay upang mapagkatiwalaan mo din kami sa malaking bagay. Lord, dinadalangin ko po ang mga taong hanggang ngayon ang daraya, mga taong dito Diyos ang pera. Lord, hipuin mo po sila. Pagalingin mo po sila sa kanilang spiritual na karamdaman. Paalala mo po na ang kayamanan ay pansamantala lamang. Ikaw ang tunay namin kayamanan, Panginoon. I pray, Lord, sa mga pamilya, bawat pamilya, na manguna ka sa kanilang buhay. Na ang maging kayamanan nila, kayamanan namin ay ikaw. Pray for peace on earth, kapayapaan, Panginoon, magmahalan, bati ang mga magkakagalit. And I pray po lahat sa mga taong may karamdaman, mga hayop na may karamdaman, in Jesus' name, pagalingin mo po, Panginoon, ang mga ito, at higit sa lahat ng kagalingan, espiritual ang aming hinihingi. Manalangin ko pang Facebook live na ito na patuloy mo pong gabayan, patubayan, ingatan po ako sa aking kalusugan, bigyan ng karunungan, mabarang loob, Lord. Lahat ng mga lingkod ng Diyos, ipinapanalangin ko po na patatagin niyo po kami lalo na pang manahon na kami nasusulok. Ikaw ang kayamanan namin di mauubos. Ikaw ang kayamanan namin na dapat ay laging nasa puso niyo. Lord, maraming maraming kong salamat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulot sa tukso, at hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming salamat sa Panginoon muling pinapaalala sa atin yung talagang kayamanan. Kaya kung ano man yung katayuan natin sa buhay ngayon, maaaring hirap tayo sa pera, may sakit tayo, hindi yan ang totoong kayamanan. Amen. Having God in our lives, yun ang totoong yaman na dapat na hindi nawawala. Lagi tayong maging tapat na maglilingkod sa Panginoon. Sapagkat yung katapatan natin hanggang wakas ang siyang makakapagligtas sa atin. Tapat ang Diyos everyday sa atin. God is a good God, a very good God, a faithful God. So, dapat tayo ay tapat na maglingkod sa Kanya. Kahit ako'y di mapansin.
sobrang yaman. Lahat ng paraan kanyang sinusunod, makita lang na siya ay pinag-uusapan. Kaibigan, teka sandali lang, huwag ka sanang ganyan, huwag ka sanang ganyan. Laban ka sanang maglingkod, maglilingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay, nagbigay ng katalinuhan mo. Dapat ka sanang maglingkod. Sa bawat araw, iyong alalahanin pag-iwan ng Diyos na bigay sa iyo bilang ganti ay karapat. Dapat na siya ay paglingkuran mo ng tapat. Kaya sa iglesia'ng kinabibilangan, ibang kaloob ang taglay mong lakas. Iyong punuan ang pangangailangan, pagpapalain ka ng Diyos sa wakas. Dapat na tayong maglingkod, maglilingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay, nagbigay ng katalinuhan ang taglay, taglay. Kahit kahit tayo'y di makapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat na tayong maglingkod, maglilingkod. Dapat na tayong maglingkod, dapat akong maglilingkod. Dapat na sana'y maglingkod, maglingkod. Okay, so sana lagi tayong tapat maglingkod. Ano man ang ginagawa natin, gawin natin na parang hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Amen? Upang gawin natin yung the best. Maraming pong salamat. And of course, the Great Commission from Mateo 29 verse 19. Kaya nga, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Share po natin ang gospel na ito.